2022 National Science and Technology Week o NSTW is itinagawa sa Central Luzon na layong magbigay impormasyon sa tunay na kahalagahan ng science, technology and innovation. Narito ang balita ni Kyra Gasper. Isa ang larangan ng agham at teknolohiya sa may mahalagang gampanin sa pag-unlad ng bansa, kung kaya naman mahalagang malaman at matutuhan ng bagong henerasyon ang tunay na kahalagahan nito. Sa panayam ng SM9 News kay DOST Undersecretary for Regional Operations Engineer Sancho Maborang, ibinahagi nito ang tunay na kahalagahan ng agham at teknolohiya para sa isang matatag at progresibong bansa. I think that science and technology is the bedrock and the foundation of robust and progressive country. So kailangan natin to. Without science and technology, I think that the development would not be as successful as compared with the STI-based development process. Mahalaga umano na maaga pa lamang ay magkaroon na ng interes ang mga kabataan sa agham at teknolohiya pasimula sa elementarya. Kung kaya naman patuloy ang ahensya sa pag-iisip ng iba't ibang pamamaraan upang hikayatin ang mga kabataan na maging parte ng nasabing larangan. Kami ngayon ay nag-iisip ng mga iba't ibang pamamaraan upang yung ating mga kabataan ay maingganyo na mag-aral ng science, technology, engineering and mathematics. We know that this is again another challenge, pero we're doing our best para mas dumami pa yung ating researchers, scientists and engineers at magtrabaho dito sa ating bansa. Isa sa inaabangan ng ahensya ang pagsasakatuparan ng Science Olympics na iminungkahi ni Senator Francis Tolentino. Hindi lang umano ito pangkaraniwang patimpalak dahil magkakaroon din umano ng jingle competition at iba't ibang makabagong paligsahan na layong hikayatin ang mga kabataan na bigyang interes ang agham. Kaugnay nito, nagpamalas din ng galing at talino ang iba't ibang universidad sa pagdiriwang kung saan tampok ang mga bagong produktong likha na mga ito na isa sa isinusulong ng DOST ayon kay Regional Director DOST Region 3, Dr. Julius Cesar Sikat. Ito nakita natin doon sa ating mga naka-exhibit ngayon, mayroon tayong tamarind ice cream, mayroon tayong pelt ng rabbit, meron tayong mga cacao nibs, etc. These are not the traditional products na makikita mo sa merkado. At ito yung tinatawag nating innovation. No? Science, technology, and innovation. Na ito yung sinusulong ng Department of Science and Technology na ang ating gusto ay makakreate tayo ng mga produkto na hindi yung usual. Anya, kinakailangang maipakilala ang kalagayan ng innovation, partikular sa SMEs, upang lalong hikayatin at makilala sa merkado ang mga makabagong produkto. Hinihikayat din ito ang mga SMEs na huwag matakot sa paggamit ng agham at teknolohiya na kailanman ay hindi maling desisyon at landas. Kayong matakot, lumapit kayo sa ating mga researchers. At kung kayo nangangailangan ng ayuda, nandito po ang Department of Science and Technology. Maaari kayo makipag-ugnayan sa ating mga provincial offices para kayo matulungan na maka-access ang mga programa ng gobyerno kung saan kayo ay tutulungan namin na makarating sa merkado. Samantala, lubos naman ang pasasalamat ni DOST Undersecretary for Regional Operations Maborang sa SMNI na katuwang ng DOST sa pagpapalaganap ng impormasyon ukol sa ginagawang hakbang ng ahensya para sa patuloy na progreso ng agham at teknolohiya na siyang sandigan ng bayan. Para sa Pilipinas Kong Mahal, ito si Kyra Gaspe, SMNI News, North Central Luzon.